Matumal daw ang bentahan ng lechon sa La Loma, Quezon City. Tingin ng mga nagtitinda ng lechon, epekto ito ng takot na dinulot ng African swine fever. May report si Tina Panganiban Perez. Ang lechon na bida tuwing Noche Buena, nakahanay na sa labas ng mga lechonan sa La Loma. Ang mga mamimili naman, tuloy-tuloy ang dating. Dahil tabi-tabi ang mga nagtitinda, madaling mag-canvas at mamili. Ang 8 kilong lechon, mabibili mula 5,000 hanggang 6,500 pesos. Nandun pa rin yung scare, di ba? Pero honestly, nakuntay na yan. Eh, konti lang naman. Kung last year ay 1,000 ang tinaas, ngayon parang 500 pesos lang. Kung hindi naman kasi magtataas yung mga biyahero, hindi rin kami magtataas. Pwede po tumawad? Oo, pwede naman. Pero kahit tuloy-tuloy ang dating ng mga bumibili, sabi ng mga nagtitinda rito, matumal pa ang benta. Tingin nila, nakaapekto ang takot ng mga tao sa African swine fever kahit paulit-ulit na sinabi ng Department of Agriculture na hindi ito nakakahawa sa tao. Nung nakaraang 4 na buwan, ay almost 45% to 50% ang nawala sa amin, sa sales namin. Pero itong Christmas season, eh parang 20% lang or probably baka lower than that. Tinitiyak ng mga lechonero sa La Loma na walang sakit ang mga tinitinda nilang baboy. Maliban sa na-inspeksyon ng mga ito at kumpleto ang mga dokumento, galing daw ang mga baboy sa Quezon Province at Visayas na hindi apektado ng ASF. Isa sa mga bumili ay nagpakilalang retiradong empleyado ng Quezon City Veterinary Office. Kung may sakit daw ang baboy, kahit nilitsyo na, makikita pa rin ang sintomas sa balat. Meron siyang blue spotted, ganun. Tapos nakikita o, parang ganun. So pag may tuldok-tuldok? Yun o, wag na. Feel namin safe naman. Every Christmas, meron talaga kayong lechon? Ah, meron. Hindi nawawala yan. Tina Panganiban Perez, GMA News.